Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Ipagdasal po natin ang bansang Pilipinas, ang ating bansa. Nandan tayo sa kahiwagaan ng Kapaskuhan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kapadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkalo mo nga ngayang ipinaabot sa aming pandinig, ay makapakinabang namin na may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa'y Siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita. Napagmasdan at nahipon ang aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ang Ama. At nahayag sa amin, ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinulat namin ito upang malubos ng ating kagalakan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay nagahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutuwa parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid, ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito ay dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kung hindi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo ngayong Kapaskuhan sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa
panahon tayo ng Kapaskuhan, binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Noong araw ng Pasko at kahapon po, kapistahan ng banal na mag-anak, pinakyaw natin ang lahat ng mga lobo at nagbigay po tayo sa loob ng simbahan ng mga bata, ng mga lobo, sapagkat ang Christmas, ang Pasko ay magic, hiwaga. Naalala ko, nung bata ako, wala pang mall noon, luneta pa noon, hawak-hawak ko sa isang kamay ko ay cotton candy at lobo. Wala na kasing naglulunita ngayon. Wala na yung mga lobo-lobo ngayon at wala nang cotton candy. Yan ang. Pero yung mga nakahawak ng lobo, ng mga bata, tuwan-tuwa. Sige po. Ikalat po natin ang kahiwagaan ng Pasko. Mananatili sa atin yan. Kapistahan ngayon ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Pagnilayan po natin. Unang pagbasa, siya po ang sumulat nito, unang Juan. Ang sabi niya, ang patotoo niya, ito nakita niya, nasaksihan niya, sumulat siya tungkol dito, ito ang buhay na walang hanggan na makapiling ang Diyos Ama. Yan po ang hangarin natin. Yan po yung naisin natin. At sa Ebanghelyo, ayon din kay San Juan, sa sumulat nito, yung karanasan nila sa muling pagkabuhay ng Panginoon, siya yung tinutukoy na alagad na minamahal ni Jesus. Nagkarirahan pa sila ni Simon Pedro. Ang unang Santo Papa, medyo mabagal tumakbo si Simon Pedro. Eh syempre, mas bata. Hindi siya, nauna siya sa kuweba, pero ang pinauna niyang pumasok, si San Pedro. Yung kayong naniwala siya, bago pa nagpakita si Jesus, yung nakita niya yung kayong lino at yung panyo na nakatiklop. Eh kasi si matalino po kasi si San Juan Evangelista. Yung ibang mga tao, nung nagpakita si Jesus, doon naniwala. Si Jesus, naniwala. Pero may mga hudyat, mga senyales, mga palatandaan. Ano tong kayong lino? Ano tong panyo na nakatiklop? Yan ang mga palatandaan ng resurrection ng Panginoon. Kaya sa misang ito, baka natutulog kayo. Nandyan ang kayong lino. Saan, Father? At yung panyong nakatiklop. Ano yun? Yung kayong lino, yung altar cloth. Yung panyo na nakatiklop. Yung corporal. Di ba? Nakikita nyo yung pagtiklop ng pari, maingat ako. Yung pagtiklop noon, yun ang naalala ni San Juan at hanggang ngayon, tradisyon yun. Detalye yun, ha. Nung nakita niya ito, naniwala siya. Sige, medyo mabigat yun. Araw-araw kayo dito nagsisimba. Saan ang imahe ni San Juan Evangelista? Quezon Boulevard, Plaza Miranda o Carriedo? Saan? Tanong natin si Vince. Naku, nagtatago na. Naku, saan? Tulungan mo, Lorna. Sa Plaza Miranda, pagpasok ninyo ng simbahan sa pamamagitan ng Plaza Miranda, si San Pedro at si San Juan. Yan. Espelenye natin. 7 taon na ako nagsesermon pa ulit-ulit. Apostol. A. P. O. S. T. O. L. A.
alagad, P, pastol, O, ordenado, S. Saksi! Naalala ni Lorna. T. Tagasunod. O. Opo, sa tawag ni Jesus. L. Lingkod. Ayan. Dapat kabisado nyo na yan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, at ni Apostol San Juan, at nawa po, tularan natin si San Juan Evangelista, ang buong buhay natin na isang ebanghelyo na handog natin sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Tugon po natin, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo. Kaysa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano, hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Pasko dumating pagkakaisa. Pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa itong alak at tinapay, mga bungang alay, alo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig, sa kapwang kapatid, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga ale, ang aming mga alay, at ipagkalaw mong sa pagdiriwang namin ang huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katuwan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos,
Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol San Juan Evangelista. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso
handog ay ligaya. Ang sanggol na sasapsaban galak sa pamilya. Ang diway pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, tayo'y kaniyang pinatawad, loob niya ay awa. Anak ng mahal na Birhen, sa kanya sumamba, umawit at pumunta na sa Belen na Aba. Diyos na nakatawang tao ay sinisinta ko, batiin ang isa't isa, maligayang Pasko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang ng paghahain sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nilang mga pangako sa binyag na ibig na paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Ang ating bayang tayo.
magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y managsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na tulog ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin ang gintong aral. At magmumat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayhan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayhan.